Nakakausap natin si dating Senator at dating Tourism Secretary Richard Gordon. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Si Mayan at si Ed Lingaw po ito. Hello, Mayan. Hello, Ed. Gaganda niyong dalawa. Na-miss namin kayo, sir. Sige, sir. Sin, nabanggit nyo kanina na panood namin sa report ng aming kasamahan na si Elaine, hindi kayo naniniwalang hindi bayad itong ad na to ng DDB na Love the Philippines Tourism Video. Kayo po yung naging Tourism Secretary, bakit nyo po nasabi, hindi ho ba posible namang ginawa talaga nila ito for free? Dahil sabi nila, ito ay mood video pa lang naman at unang nilabas sa DDB website po. Okay, whether or not it's bayad, siyempre babayarin mo rin yan ultimately, hindi ba? At pangalawa, certainly, hindi gagawa yan nang hindi siya babayaran. Dahil mahal gumawa ng pelikula, mahirap gumawa ng mga placement. At pagka nilabas mo na, wala na, huli ka na because napahamak na ang basa. Now, ako, ayoko na mag-stay doon sa lugar na yan eh. Let them fix it later on. In the meantime, tayo, let us move on. Let us fix the problem rather than keep on blaming at ayusin natin na magawa yung tamang ilalabas natin para sa ganon makalimutan. Ang kailangan lang nilang gawin eh, mag-apologize, own up to it, and say ng kamali yung mga maliliit na bata doon sa mga ng travel agency, ng ad agency, at we can go on with our lives. Saka na natin pag-usapan kung sinong paparusahan. Basta ako, tigil natin yung birahan natin dito para hindi palalaki sa ibang bansa. At pakita natin na we have other destinations na talaga naman can compare doon sa Indonesia, doon sa Thailand, at doon sa iba't ibang lugar. So, I'm not worried about that. Naniniwala ako na maganda yung Love the Philippines, mabilis, maikli. At ako, hindi ko gagamit yan. Love the fun, love the adventure. Gagawin ko, let's say, love the whitewater rafting in Cagayan de Oro, or love the surfing at Sergao. Kailangan may pinapakitang pangalan, yung label pinapakita, para hindi magkakamali yung mga nagdudukot lang sila ng mga stock picture tapos ang mapapahamak ang buong basa. Pero sir, in the answer, we all suppose that the point of a tourism campaign is to present the best foot forward of the country. In this particular case, naglabasa na nga sa ibang bansa, sa ibang media outlets all over the world, yung skandalo, I might as well call it that kasi it does turn out to be a scandal. I'm wondering lang how this scandal impacts our image. Of course, it won't impact our image of nature and the beautiful Philippines, but it might have an impact on our image as a people and our integrity. It clearly shows how we do business in this country. Very cavalier. Hindi natin pinapansin yung ginagawa natin. At pag nagkamali, ang laki ng sunog. And kung tutuloy-tuloy natin yan, lalo tayong magiging marginalized. At yung mga kakompetensya natin, magmamalaki pa, okay, pumunta dyan. Eh, nangungupi lang sa amin yan eh. Mm-hmm. Hindi totoo yung kanilang pinapakita, sa amin galing yan. Mm-hmm. Eh kaya the quicker we apologize, the quicker we own up to it, the quicker maglabas tayo ng panibagong papakita, palitan nyo yung nakalagay doon na imbis na kuwan, pakita mo yung Ifugao, Rice Terraces, Barawi Rice Terraces, ipakita natin yung ating sa Ilocos Norte, yung mga sand dunes doon. Pakita natin yung mga beaches natin na tinanghal ng Condé Nast Magazine, one of the best beaches, in the best dive, yung Tubo Taha. Panalo yan. So, ibig sabihin, hindi na dapat pag-usapan yan. Pero dapat managot sapagkat ayon sa batas, kailangan managot yan. Kung talagang papatawa niya ng kaso, ay talaga mananagot. Kahit na sabihin mo pang libre, nakaperwisyo ka o babayad ka kahit hindi ka kumita. Sir, yung sa akin, practical lang na tanong. Malaki ho ba ang nagagawa ng isang slogan para ho makapanghikayat ng mga turista? Kasi for example, kung naalala nyo yung It's More Fun in the Philippines, na ididikit siya dun sa It's More Fun. Tapos yung ano natin, airport natin, sobrang magulo. It's More Fun, ta sobrang traffic. Do tourists really think about slogan bago sila mag-travel sa isang bansa? Ang slogan pwedeng lukuhin, katulad yung Wow Philippines, no? Sabihin ko, Wealth of Wonder, sabi nga ni Ed kanina, thank you Ed, natatanda mo pa, yung Warm Over Winter, no? Yung World of Warriors, yung mga World of Warplers, sila layan sa longga. Pero at the same time, pag sinabi mo yon, very, very positive, dahil ang haba ng pangalan natin, kaya gusto ko rin yung Love, haba yung Philippines, lagay mo ng Love Philippines, swak na yon. Ang magiging problema natin dyan,
kung hindi natin papakita na we have gotten over it, and we have to show we have gotten over it. We can get over it. Imagine, dumaan tayo sa kudeta ng araw. Nung kinudeta kami, ang ginawa ko kagad, itirao ko lang yung mga kinulong ng kudeta. Pinakain natin sa isang hotel na maganda. Nagprograma kami doon, tapos binigyan namin ng t-shirt na nagalagay doon. I survived the coup in Manila, but I'm going to go back because the people are great. Mga ganon, mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. So kailangan ganon ang gawin, yung pang habulin natin para hindi na lumawa at talagang pupukin natin ang gusto yung ating maganda, sabagat talaga naman maganda ang ating bansa. Kaya nga gusto ko rin yung Love the Philippines, hindi command yun. Dapat command sa ating sarili yun na mahalin natin ang ating environment, ang ating kultura, ang ating history, at marami tayong pwedeng ikwento kung gagawin natin yan. Walang katalo-talo ang Pilipinas. At matakas naman na rin ang dumarating sa atin eh. At lalakas pa yan sapagat ang laki-laki ng tourism market ngayon. Merong revenge tourism na ginagawa. Lahat nagbibiyahe. Kita mo sa Amerika, yung 4th of July nila, 2.8 million na nag-travel sa aeroplano. So marami rin pupunta dito sa iba't ibang bansa. Sir, if I may, sir, we do take note of your statement a while ago that we have to move forward and not go into blaming so much. Pero in moving forward, exactly what do we do? You did mention that we have to apologize. So far, the DDB, not the Dangerous Drugs Board, the DDB Group the Philippines agency. Has apologized. But at the same time, the DOT, DOT medyo naghugas kamay. Sabi ng DOT, wala kami kinalaman dyan. It was DDB. Hindi pwede itanggi ng DOT. Ako, I'm a great fan of Christine. Secretary Christine. Pero, siyempre, ang dami-daming tinatrabaho sa tourism, hindi naman yung makikita yan. Dapat may managod doon. At saka pati dapat, mas maganda, hindi tayo mababawas ang pag sinabi natin, we made a boo-boo, but we can come back and show you we're the best. We can show you na maganda talaga yung Pilipinas, no? And then proceed thereat. And then we apologize to Thailand, to Indonesia. We're all brothers. Malaki ang tourism pie. Let's share it. At let's move on. Ang problema natin tayo makabubor sa sarili nating bayan eh. Pinalalaki ng iba, nagte-take advantage. Ako nga tinatanong, ba't hindi ko tinitira? Ano magagawa ko kung titirahin ko? Magbabago ba yan? E di lalong malalamog ang ating bayan. So ayusin na lang natin maigi. Magturong-turong tayo, tungkulin ang bawat Pilipina, ipagtanggol ang ating environment, ang ating kultura, ang ating history, at itanghal natin ang ating turismo. Palagi ko, maraming yayaman dyan dahil ang turismo talagang ang sabi ko nung araw, ginagamit ko dyan, tourism means jobs, and where tourism advances, poverty retreats. E kung yan ang pag-uusapan natin, talaga mag-retreat, i-increase ang poverty dahil hindi tayo pupuntahan. Well, sir, maraming salamat for joining us tonight. We know it's a late night, but you're still here with us. Maraming salamat to former you, Tourism Secretary Richard Gordon. Ganda gabi, sir. Thank you, Ed. Thank you, Marianne. Good to see you both. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.